Katulad noong nag-umpisa ang regular season ng MPL S7, abay nagbigay nga tayo ng ating prediksyon na ang LPE at Signal Ultra ang malalaglag, na kung saan hindi nga tayo nagkamali rito, kabatang, at maraming salamat sa mga rumispeto ng ating sariling prediksyon. Kaya uunahan ko na agad kayo, disclaimer lamang po mga kabatang, dahil ang aking ilalabas rito ay sariling prediksyon ko lamang na parati nating ginagawa dito sa ating channel. Okay? Hindi to nanggaling sa kahit na sino, kundi sa aking sariling palagay lamang, kung saan malaya ka ring magbigay ng sariling prediksyon sa comment section. At syempre, yan ay ating rerespetuhin. Sasabihin ko rin na lahat ng mga teams ay sinusuportahan natin, kahit ang Signal at LPE. Pero syempre, sa kahit anong laban, may nananalo at may natatalo. At yan ay bibigyan natin ng linaw sa araw na ito dito sa ating channel, na kapag updated ka, hindi ka pagtatawanan. Pero bago ko ituloyan kabatang, baka ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para naman lagi kang updated. Kaya ohoy! Kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng balita? Huwag kang mag-alala dahil sagot ko na ang kwento sa araw na ito. Kaya ano pa ang inaantay natin? Tara! May inilabas na isa pang format ang Moonton, na kung saan magkaiba ito sa format na inilagay nila sa official website ng MPL. Ito ay sobrang nakakapagtaka dahil biglang nag-iba ang format matapos makapasok ng Bren sa upper bracket, na parabang iniiwas nila na makalaban ng Bren ang NXP. Pero sa pagkakataong ito, masinunod natin ang format na ginawa nila sa official website at hindi yung bagong gawa lamang na format. Ano ito? Naisusulat? Dahil noong mga nakaraang season ay ganito ang nasusunod na format. At sana, huwag nating lituhin ng mga manonood na bigla na lang tayong nagbabago ng format depende sa resulta. Awit sa ganon. Unang-una, atin munang ipaliwanag kung ano ba ang mangyayari sa playoffs. Ganito yon kabatang. Kung nakikita mo maglalaban ng Aura PH versus Omega Esports, at halimbawa, natalo kunwari ang Omega sa laban na ito, ibig sabihin ng Omega ay bababa dito sa harap ng Onyx versus Execration. At halimbawa ulit, nanalo ang Exe sa Onyx, ibig sabihin nito maglalaban ng Exe at Omega sa lower bracket. Ganun rin ang mangyayari sa laban ng Bren versus Blacklist. Halimbawa lamang ito ha, manalo ang Bren sa Blacklist, ibig sabihin nito mapupunta ang Blacklist sa tapat ng Work versus NXP. At halimbawa ulit, manalo ang NXP sa Work, ibig sabihin makakalaban ng NXP ang Blacklist sa lower bracket. At ganito ang magiging format niyan mga kabatang. Pero dumako na tayo sa ating prediksyon, at uulitin ko, ito ay nanggaling lamang sa aking sariling opinyon, at malaya ka rin gawin ito sa comment section. Pero ito na nga, sa laban ng Aura PH versus Omega Esports ay mag-a-advance para sa akin ng koponan nitong Aura PH sa score na 3-2. Para sa akin, magagawang maipanalo nitong Aura PH ang laban kontra sa Omega. Unang-una, dahil sa regular season ay napakalaki ng kalamangan nitong Aura sa Omega, kung saan na 2-0 nga nila ang mga ito. Pangalawang advantage ng Aura ngayon, ang pagkakaroon nila ng Coach Dale na may idea sa kapasidad ng mga players nitong Omega. Kasunod nito ang laban naman ng Bren versus Blacklist International, na kung saan sobrang hirap ngang mag-predict sa dalawang koponan na ito. Pero ang score para sa akin ay 3-2, at magagawang manalo ng Blacklist International, prediction ko lamang ito kabatang ha. Dahil sa huling laban nitong Bren versus
Vicious Blacklist ay masyadong nagmadali itong blacklist at hindi sinunod yung disiplina na tinatawag ng mga shoutcaster dahil sa pagkakataong babasagi na nga lang sana nila yung base ng Bren habay makikita na walang ulti si Oh My Venus sa pagkakataong yun pero nag-go pa rin sila at saktong may blazing duet si Carl TC na umubos sa kanilang koponan. Kaya para sa akin malaking tulong ito sa blacklist dahil natutunan nila sa game na yon ang mag-antay ng tamang timing kaya alam kong mas magagawa nila ito ng mas maayos sa playoffs. Kaya naman aakyat ang Aura PH at blacklist sa pwestong ito samantalang bababa naman ang Bren at Omega sa lower bracket. At kasunod nito ay ang laban naman ng Work versus NXP na kung saan alam naman natin noong week 2 ng MPL ay nagkatapat na nga ang dalawang team na ito. Kung saan nagawang manalo ng Work laban sa NXP pero hindi natin maiaalis na sa pagdaan ng mga linggo ay unti-unting lumalakas o gumaganda ang laro nitong NXP. Halimbawa na nga lang na tinalo sila ng LPE sa week 1 at na 2-0 pa sila ng Omega sa week 2 pero ang dalawang ito ay binawian nga nila sa week 4 at week 5. Kaya ang ibig sabihin nito ay kayang-kaya na pumalag nitong NXP sa Work Oster Force at ang score kung nga rito ay 3-2, mananalo ang koponan ng NXP laban sa kanila. Pero hindi magiging madali yon dahil alam naman nating malakas ang Work at malaki rin ang tsansa na sila ang maka 3-2 sa NXP. Pero magiging dikit ng sobra ang laban. Kaya naman ang makakalaban ng Omega ay ang NXP Esports sa Match 5 samantalang sa laban naman ng Onyx PH versus Execration ay makukuha ng XE ang panalo laban sa kanila. Kahit pa noong Week 5 ay tinalo nitong Onyx ang Execration, abay para sa akin ang XE pa rin ang makakakuha ng panalo dahil sa mga huling laro nitong XE ay makikita nating sobrang laki ng inimprove ng kanilang mga laro. Lalong-lalo na sa Hayabusa ngayon ni Kiel LVJ na sobrang confident sa paglalaro ngayon kalaban pa ang Aura PH. At ito ang magiging format mga kabatang. Bren versus NXP na talaga namang sobrang aabangan ng marami. At kung inyong matatandaan ang Bren versus NXP rin ang may pinakamaraming views noong nakaraang season. At sa oras nga na mangyari itong mga prediction ko, abay panalo syempre. Panalo syempre ang Munton. Kala nyo ha? Pero seryoso, sa laban ng Bren versus NXP ay makukuha nitong makukuha nitong Bren ang panalo kontra sa NXP dahil itong Bren ay sabik sa bawi kontra sa NXP dahil sa regular season nga ay binalagbag sila ng mga ito sa score na 2-0. Kaya naman malamang sa alamang ibibigay nila lahat ng makakaya nila para lang mabalagbag ang NXP. Kung saan maisingit ko nga lang muna ang ating tanong, number 1. Sa 8 teams na nakapasok, sino ang dalawang may pinakamababang points sa Group A at Group B? Samantalang sa magiging laban naman ng Bren versus Execration ay malinaw para sa akin na makukuha ng Bren ang panalo kontra sa Exe. Dahil parang kahit anong lakas nitong Exe ay nabubulas sila nitong Bren sa oras ng kanilang laban. Kasunod nito syempre mapunta tayo sa laban ng Aura PH versus Blacklist International na kung saan para sa akin ang makakakuha ng panalo rito ay ang Blacklist na ang ibig sabihin mag-a-advance sila sa Grand Finals ng MPL S7. At sa laban naman ng Aura PH versus Bren Esports, abay ibibigay ng dalawang ito ang lahat ng kanilang makakaya kung saan matatapos ang laro sa score na 3-2 at mananalo ang koponan nitong Bren Esports at mag-a-advance sila sa Grand Finals. Kaya naman sa Grand Finals ay maglalaban para sa akin ng Bren versus Blacklist at sa pagkakataong ito, kayo na ang bahalang sumagot mga kabatang kung sino sa kanila ang makakakuha ng kampyonato sa MPL S7. Pero ang mahalaga para sa akin dito ay ang maisecure nitong Blacklist at Bren Esports ang Grand Finals na ang ibig sabihin sila rin ang magre-represent ng ating bansa sa MSC 2021. Kaya naman dito ko gustong ipasok ang ating tanong number 2. Kailan magsisimula ang MSC
2021. Ang Grand Finals kabataang ay best of 7 na ang ibig sabihin balagbagan talaga ito sa Grand Finals at hindi magiging madali para sa parehong kupunan ang makakuha ng panalo. Ganun pa man ito ay prediksyon ko lamang kabataang katulad ng ating ginagawa noon at sana mabigyan nila tayo ng sobrang gandang laban yung tipong nakakasira ng bait sa sobrang intense ng mga pangyayari. Kaya naman dito ko na gustong ipasok ang ating tanong number 3. Sino ang dalawang teams na magre-represent ang bansang Indonesia sa MSC 2021? Kaya sumagot ka na sa ating mga tanong sa bawat video na ating ina-upload kabataang dahil umabot na tayo sa 50 entry at ang ibig sabihin nito kalahati na lamang ay magkakaroon na naman tayo ng bagong Realme phone na mula sa ating channel. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa aking sariling prediksyon para sa playoffs. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong Batanggenyong gamer na si Inspi na nagsasabing, saludo ako sa mga self-promoters dahil nangangarap kayong makilala sa YouTube. Pero kabatang, hayaan mo kong sabihin sa'yo na mas magandang mag-isip ka ng solidong content na talagang papanoorin ng mga tao. Hindi yung nag-subscribe lamang sila kasi nakiusap ka. May algorithm na tinatawag sa YouTube at hindi kasama rito ang self-promoters. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Wow.